So, in this tutorial, may mga nag-request dyan, paano daw ba na ilalock yung mismong server or yung personal PC na ginagamit natin. So, in this case, dapat meron tayong software. Kung tawagin natin siya is Shadow Defender. So, ang gagawin lang natin is, punta lang tayo sa Google Chrome. Then, search natin yung word na Shadow Defender. So, ano nga ba yung Shadow Defender? Yung Shadow Defender, siya yung nakakatulong para protektahan yung operating system natin sa pagkasira. In short, may lock natin siya. Then, meron din siyang features na pwede natin i-exclude yung mga folder o yung mga files na pwede natin i-access or ibig sabihin, hindi siya nakalock. So, type natin, Shadow Defender, ayan. So, yung mga nagtatanong, compatible ito sa lahat ng klase ng operating system. Windows XP hanggang Windows 10. So, download lang natin siya. Ayan, nakalagay dito. Freeware lang naman siya. Then, kapag na-download na natin, hahanapin natin next, syempre, yung serial key na para sa kanya. Ayan, type lang natin, Shadow Defender, serial key. Ayan. Then, kukuha lang tayo ng serial key. Let's say na ito yung gagamitin natin. Copy natin yan. Then, ilagay natin sa notepad. Ayan. Serial key. So, kapag okay na yan, gagawin natin, puntahan natin yung dinownload natin. Nasa download siya. Ayan. So, syempre, para mag-take effect ito at saka hindi siya magkaroon ng error, yung compatibility niya dapat lagi siya nakaranas sa administrator. So check natin ito, yung sa taas, yung compatibility mode, hanapin natin yung Windows 10. So depende sa inyo kung anong OS yung paggagamitan nyo. So since na nakakompatibility Windows 10 naman itong system ko, gagawin natin, right click, run as administrator. Then may magpapapap na ganito. Ayan, click lang natin yung next, step by step, next, then accept, then next, then naka-default lang siya, window user, next ulit, then i-uncheck natin itong create quick launch icon, or pwede natin i-uncheck itong create desktop icon, pero since na-tutorial to, papakita ko ang itsura niya, check natin yung create a desktop icon, then click, next, then install. After installation, nangihingi siya ng restart para mag-take effect. So, kung mapapansin nyo, meron na tayo sa desktop, yung color blue, Shadow Defender yung pangalan. Then, click natin yung finish. So, if finish ko ito, automatic mag-restart yung PC. So, balikan natin. Ayun, nakapag-restart na tayo. So, after natin mag-restart, magkakaroon ng indicator dito sa taskbar. Itong kulay yellow. So, ang gagawin lang natin para ma-insert natin itong serial key na kinuha natin kanina. Ang gawin natin, pwede nating i-double click dito para mag-open yung control panel niya. Or, i-type natin or i-press natin yung keyboard, Ctrl-Shift-F6. Ayan. Then, may magpa-pop-up na ganito. Click natin yung register. So, bago natin click yung register, dapat copy muna natin itong serial key. Ayan. Once na-copy na natin yung serial key, click natin yung register, then i-paste natin dito sa registration ng Shadow Defender. Then click natin OK. Once na naka-appear na to dito, paano nga ba siya gamitin? So, ganito yan. Sa exclusion, ibig sabihin, dito yung mga folder or yung mga files or yung mga games na hindi natin gustong ilock. Example, wag natin i-lock yung download. Ang gagawin lang natin dito sa file exclusion list, add folder, hanapin natin yung download, then click OK, then apply. Yan yung example na exclusion list. So, ibig sabihin, bahala na kayo kung ano yung mga folder na hindi nyo isasama sa lock. Yan yung pinaka short method. Then, pwede naman yung pinaka exe file, halimbawa, Google Chrome. Ayaw nyo maapektuhan yung pinaka ibang folder ng Google Chrome na to. Let's say na gusto nyo protected itong ibang folder, then ito lang yung
hindi nyo ilalock, pwede nyong hanapin yung location na to. Parang ganito. Lagay natin, add file. Then, punta tayo sa Drive C. Program files. Google Chrome. Then, hanapin natin yung pinaka launcher. Halimbawa, eto. Then, kapag kinlik natin open, mapupunta na siya dito. So, parang sa download lang din yung ginawa natin. Then, click natin yung apply. Ganun lang yung pagkakagamit nitong file exclusion list. So, in short, ito yung mabuting paraan para hindi nyo maisama lahat ng program na nakalock. Ganun yung procedure niya. Then, dito sa administration, pwede nyong protektahan itong Shadow Defender nyo para hindi nila ma-open or para hindi mapakailaman ng kahit sinong gumagamit ng PC unless na ikaw yung may-ari. So, kunwari, lalagyan natin siya ng password. So, dito, at least 8 letters, pwede na. Kunwari, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then, sa kabila, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then, click natin OK. Ganun lang. Then, i-check natin itong need password when committing. So, ang purpose ng need password when committing, once na, halimbawa, naka-activate na to, ganyan, tapos gusto nating ilock itong launcher na to, kapag ni-right click natin yan, merong yan lalabas na lock or commit Shadow Defender. Parang ganun. Then, i-uncheck natin itong desktop tip. Ayan. Then, dito naman sa mode settings, dito niya na totally ilalock yung pinaka-operating system. So, mapapansin nyo, meron Drive C at File D. So, ibig sabihin, meron akong Drive C at Drive D. Mamimili lang ako kung ano yung drive na gusto kong ilock. Let's say na gusto ko lang ilock yung Drive C. So, siya lang dapat yung i-check nyo. Once na gusto nyo naman din ilock yung drive din nyo, pwede nyo siyang i-check. Ganyan. So, ako, ang ginagawa ko, since na backup files ko tong Drive D or yung Drive D, files na pangalan, ibig sabihin, yan yung mga personal files ko. Okay? So, kunwari, ayoko siyang ilock kasi para pag naglagay at nagbawas ako or nag-delete ako ng mga files dyan, hindi ko na kailangan i-unlock itong buong Shadow Defender. Ang gagawin nyo is i-uncheck nyo lang siya. Then, kapag okay na yon, pwede nyo na pindutin yung Enter Shadow Mode. So, kung mapapansin nyo, yellow pa yung indicator dito sa taskbar. Ibig sabihin, wala pa siyang lock. Once na pinindot na natin itong Enter Shadow Mode, magkakaroon siya ng kulay na blue. Ibig sabihin, kapag color blue na siya, ibig sabihin, nakalock na. Activated na yung Shadow Defender ng buong operating system nyo. So, example, ang ilalock ko lang is Drive C, at ang ilalock ko lang is, ay ang walang lock is yung download. Para kapag nag-download ako, hindi na siya mawawala. Or hindi na siya masasama dun sa lock. Okay? So, kunwari, ilalock ko na yung Drive C, uncheck ko yung Drive D, then click natin yung Enter Shadow Mode. Then, pipiliin natin tong Enter Shadow Mode on boot. Then, click OK. Then, maglo-loading siya ng ganyan. Kapag nag-loading na siya, may lalabas na Operation Finish. Then, click natin yung OK. So, kung mapapansin nyo, color blue na yung indicator ng Shadow Defender natin. So, ibig sabihin, nagtitake effect na yung ginawa nating lock. So, ibig sabihin, yung download, hindi siya kasama sa lock based dun sa example natin. Ang nakalock lang is Drive C. So, kahit anong ilagay ko dito sa Drive D or kahit anong burahin ko dyan, hindi mawawala. Pero kapag sa Drive C, halimbawa, naglagay ako dito sa desktop ng folder, kapag na-restart mo yung PC, every time na magre-restart ka ng PC, mawawala lahat ng nilagay mo since na kasama sa Drive C itong desktop. So, kapag naman naglagay ako dito sa Drive D, hindi mawawala. Ibig sabihin, wala siyang lock. Kasi ang pinili ko lang ilock is yung Drive C. So, ganun lang kasimple gamitin itong software na to. So, again, para mag-take effect, totally take effect, yung ginawa nating lock, kailangan natin siyang restart. Ganyan. Kapag na-restart na natin, once na bumalik tayo sa desktop, halimbawa ganyan, nakalock na. Gaya nga na sinabi ko,
ang hindi ko sinama sa lock is yung drive D tsaka yung download. Okay? So, ibig sabihin, lahat ng i-install mo sa drive C or lahat ng ilalagay mo sa desktop, mawawala lang yan every time na magbuboot ka ng PC na nilagyan mo ng Shadow Defender. So, again, kapag ilalunch na natin itong Shadow Defender, pwedeng double click sa kanya, ganyan, ihingi ang kanya na password, kung ano yung nilagay natin na password kanina. Pwede rin sa control Shift Alt F6 lalabas din siya. Yun yung pinaka shortcut method. Okay, so wag na wag nyong kalilimutan yung password na nilagay nyo dito para ma-i-open nyo siya. Gaya sa akin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ayan, ganun lang kasimple. Again, salamat sa panunood.